Yun mga kalapatids, meron pa tayong isa, sobrang pagod niya mga kalapatids. Doon na siya dumapo sa puno na yun, no? So ito na siya mga kalapatids, so, sobrang pagod niya. Doon na siya dumapo sa puno. So, doon ko na rin siya hinuli mga kalapatids. Hindi na siya umalis doon. Siyempre, bumagsak yung katawan. Konti lang naman, hindi naman kaya. Nandali lang i-recover. Ito. Pang-anim natin, 6 finisher. 108 kilometers. At least, alam natin na merong uuwi at uuwi pa ano, sa mga warriors natin. Tatlo na lang ang iniintay natin. Yung isa pang anak ni Chiang Ami, kapatid na buo nito. Tsaka yung checkered na galing kay Idol Hoodlum. Tsaka yung Dirty Blue Bar, yung Smoky Blue Bar na galing kay Idol Hoodlum. Yun yung anak nung ano niya, pulling winner nung nag-live kami. Sana makauwi pa sila, no? So, yun. Akala ko medyo umidad na sila ng konti, pero nasa mga 6 months pa lang pala sila. Which is, ano tawag ito? Dehado sila sa edad. Ito, may edad na to ng mga ano siguro eh. Mas matanda to ng konti. May edad to ng mga 8 to 9 months. Yan. Yun, may edad lang ng 6 months. So, medyo alanganin. Pero hopefully, kayanin nilang makauwi dahil may mga motivation naman sila. May mga kaparis yun, pera dun sa gift bird ni Kuya Nikki. So, yun yung ano, tinayaan ko sa yun yung pinuling ko yung kalapati ni Kuya Nikki. Pang-apat siya sa pooling. So, not bad, di ba? Pumesto siya ng pang-apat. Tsaka pumasok tayo sa top 20. Yung mga ibon natin is nasa 18 and 19. Pwede na, di ba mga kalapatids? After 11 years ng after 11 years ago nung nagsimula akong magkalapate, siguro yung mga ibon na yon mga nasa 20 mga nasa 200 mahigit. So eto yung picture nung ano nung nagtraining, so siguro mga nasa 200 yan or more dahil mga 18 or 20 isang box. So pwede na rin. Tsaka nito siguro itong totoong race, magkakaalaman na talaga dahil sigurado mas maraming ibon ang mailodog. So, yan. Congratulations kay Idol Hoodlum. At pumuesto yung ibon niya sa pooling, no? Pooling winner. So, syempre, matik na yun. Balik tayo tayo doon. So, kaya nyo dyan mga kalapatids, papakita ko lang sa inyo yung first drop natin, tsaka yung second drop, tsaka third drop natin. So yun, ito na mga kalapatids, yung first dropper natin. Ayan. Blue bar cock. Ano to, John Arden. Ayan. Hindi ko na-expect na ito yung mauuna mga kalapatids kasi normally ito mga huli tong umuwi. Mga pasaway ito nung araw eh. Pero nung lumayo naman na, ayun. Doon ko siya nakita umuwi. First drop. Ayan. John Arden Cup. So, ito naman si Splash mga kalapatids. Ito yung
normally na nagiging first dropper natin. Pero naging second dropper siya. Actually, third dropper dapat 'to. Kaso yung pulling bird natin tumambay pa. So nauna siyang bumaba, nauna siyang nag-clap. So ito siya. Itong ibon natin na ano, laging consistent din. Pero nung mga nakaraan training, medyo umuwi siya ng late. Minsan nga, minsan training pa, kinabukasan na. Pero after nun, pagka naka-pick up na siya, ayos naman yung pawian niya. So ito, John Arden din to, mga kalapatids. Ayan. Mahilig tayo sa long distance, yun yung unang nagustuhan natin, no? Maglaro ng long distance. Kaya lang, maganda rin pala yung meron kang sprint. Dahil, ayan, katulad yan, pagka yung mga club race, mga pooling, ayan, exciting din pala mag-abang. So, meron na yung mga sprinter dito sa mga young bird. So, yan ang gagamitin natin for next season. So, ito. Ito yung second dropper natin. Ito naman yung pulling bird natin. Ayan. Ang motivation nito, box lang. Okay naman siya. Ito. Third dropper. Supposed to be second. Kaya lang tumambay. So, ayan. Medium size bird. Ayan. Magpakpak. Ito mga isa sa mga inaasahan ko rin dahil syempre gift bird. Ayan. Saka nakikita ko naman yung performance nito, uwi din talaga ng uwi. Nung bata to, nag-overfly sa akin to. Maghapon, ayaw umuwi, ayaw pumasok sa loob ng loft. Tapos nung nag-training, kinabukasan mo eh, sabi ko, mukhang delikado ha. Pero nung nag-mature na siya, ayan, hindi na siya nawawala, uwi na siya ng uwi. So, malaki din tiwala ko dito. Ayan. Don't get me wrong mga kalapatid, sa lahat ng ibon ko, meron akong tiwala sa kanila, kaya lang, syempre, meron lang talagang ibang ibon na makikitaan ng, ano, ng potensyal. Ayan. Yung iba lang, katulad nung kay Idol Hoodlum, yung dalawa na yon, bata kasi yon, siya na rin mismo nagsabi na talo sa edad, mga kalapatid. So, next time, hindi na tayo magre-race ng mas bata sa old bird category. No? So, pagka ganun, palipasin na lang natin, pagka meron tayong mga late breed, palipasin na lang natin, paidarin na lang natin sila, tsaka natin sila ilaro ng old bird sa susunod. At least doon meron silang pagkakataon na umidad, gumulang at may training, no? So katulad nitong mga to, ito mga kalapatids, late breed to ni Kuya Nicky Abu. So hindi na namin siya late breed, hindi na siya pumasok ng young bird, hindi na siya naglaro that season. Pero tignan nyo naman ngayon mga kalapatids, nilalaro ko sa old bird. I mean, ilalaro ko sa old bird pero pumapasok sa top 20. So, yun lang mga kalapatids, masaya lang ako dahil after 11 years ngayon ako ulit nakapag-race. Tapos, pumasok pa ako sa top 20. So, malaking achievement yun, no? After 11 years ng pag-iipon. Tapos, ngayon lang ulit. Malaking achievement na talaga sa akin yun. So, masaya ako mga kalapatids at pumasok sa top 20 yung mga ibon natin dito. So, yun lang mga kalapatids. Happy flying sa inyo dyan. Ingat kayo lagi. Kita-kita tayo next video. Ayan.